Hi guys, sana makinig po kayo sa video kong ito hanggang sa matapos kasi marami po kayong matututunan dito. Kahit ako po na nakikinig nito ay marami po akong napupulot na aral. Kaya umpisahan na po natin, sana makinig po kayo. Masama po bang magalit? Ano po sa tingin niyo? Is it a sin to get angry? Ikong pinagbibintangan ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa, mapipigilan mo ba na magalit? Diba hindi? Ikong chinichismis ka, sinisiraan ka ng mga katrabaho mo, habang ikaw naman nananahimik ka lang at ginagawa mo ang iyong obligasyon, mapipigilan mo ba ang magalit? Diba hindi? Kaya kung nalaman mo na ang best friend mo pala siyang kabit ng iyong asawa, mapipigilan mo ba ang magalit? Diba hindi? Ikong nakikita mo na sinasaktan ng tatay mo, ang nanay mo, minumura niya, mapipigilan mo ba ang magalit? Diba hindi? Ikong iniskam ka nung pinapaguran mong pera na kuha habang hinahabol mo, nakikiusap ka na, umiiyak ka na, hindi mo na maibalik yung nawalang pinagpaguran mong pera. Mapipigilan mo bang magalit? Diba hindi? Ikong binubuli yung anak mo sa school at pagkatapos, nung nagharap-harap kayo, pinapanigan pa ng principal yung mga nagbubuli sa anak mo. Mapipigilan mo bang magalit? Diba hindi? Mga kapatid, hindi po masama ang magalit. Pero may tanong dyan, ano ang gagawin mo sa ating galit? Kasi po kahit sa Bible, hindi po binabawal ng Diyos na magalit tayo. Nung ginawa tayo ng Diyos, kasama ang ating mga emosyon, ang ating mga nararamdaman, tao tayo, hindi po tayo makina, hindi po tayo gamit, hindi po tayo robot. Natural lang sa atin ang magalit. Pero ang tanong dyan, pag nararamdaman mo na lumalabas yung iyong galit, ano ang gagawin natin dyan? Pinapaalala nga sa Ephesians chapter 4 verse 26. Sabi po turo ni San Pablo, if you are angry, let it be without sin. Magalit tayo pero umiwas tayo sa pagkakasala. Kahit nga po ang ating Panginoong Hesus, di ba basahin na natin ang mabuting balita sa Biblia. Marami din po mga pagkakataon na nagalit ang ating Panginoon. Kanino galit ang ating Panginoon? Galit yan, unang-una sa mga hipokrito, sa mga plastic, dun sa mga nagbabalat kayo. Galit din po ang ating Panginoon sa mga matatakaw sa pera. Kung maalala natin yung kwento ng ating Panginoon, pumasok siya sa templo. Anong nakita niya? Parang palingki. Hindi po ba? Napakarami daw na nagpapalit ng pera, ng mga nagninegosyo. Nagwala ang ating Panginoon. Pinagpataob niya yung kanilang mga lamesa. Gumawa pa nga siya ng latigo. Ayaw niya sa mga gahaman, matakaw sa pera. Galit din ang ating Panginoon sa mga matitigas ang puso. Sa mga ayaw magpatawad, sa mga ayaw magbago, sa mga walang awa, sa mga nahihirapan, galit din ang ating Panginoon sa mga nagpapabigat sa ibang tao. Anong turo niya? Kaya nga ayaw niya ng mga Pariseo kasi sabi niya, pinapabigat nila ang buhay nila. Niyayaya nila yung sa pamananampalataya pero ang dami nilang pinapagawa sa kanila doon sa batas na hindi na nakakatulong sa kanila sa paglapit sa ating Diyos. At nagagalit din ang ating Panginoon sa mga mayayabang, mapagmataas at nagmamalinis. Isang ayaw na ating Panginoon kapag nakikita niya ang mga Pariseo na akala nila na kung sino-sino. Ayaw aminin na sila ay mayroong mga pagkakamali. Pinapakita nila sa mga tao na sila ay perfecto. Pero diba, sabi ng ating Panginoon, walang perpekto kung hindi ang Diyos lamang. Hindi masama ang magalit. Kasi kahit ang ating Panginoon, nakakaramdam din ng galit. At kung kayo ay galing sa Diyos, hindi rin malayo na habang tayo'y nabubuhay, makakaranas tayo at makakadama ng galit. Ang masama ay kung anong gagawin natin sa ating galit. Kaya yan ang tanong, kailan nagiging masama
ang ating galit. Dalawang pagkakataon lang po, tandaan niyo po natin ito, nagiging masama ang ating galit. Kapag sa pamamagitan ng ating galit, tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Nagiging hindi tama ang ating galit kung yan ay nagiging hadlang sa ating paggawa ng mabuti. Halimbawa po, kung dahil sa ating galit, tayo na ay nananapok, nananadyak, naninigaw at nagmumura. Anong sabi ng Diyos sa nabasa nating Ebanghelyo? Ang mga nagsasabi ng ulul sa kanilang mga kapatid ay mapupunta sa gihina, sa impyerno. Nagiging masama ang galit kung dahil dito meron ng lumalabas na masama sa atin. Kung halimbawa tayo ay nagmamaniho sa daan, mayroon tayong nagigit-gitan, uminit ang ulo natin, hinabol natin siya, binangga natin ang kanyang sasakyan, tinutukan pa natin ang baril, tinitreatment natin siya, kasalanan na yan. Kung dahil sa ating galit, dyan sa ating kapitbahay, nakita natin ang ating alagang, ang kanyang alagang manok, kinuha mo, ginawa mong tinula, kasalanan yan. Kung dahil sa ating galit, sa ating katrabaho, ipini-frame up natin siya, sinisiraan natin siya sa ating boss. Kasalanan na yan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na nagiging masama ang galit kapag meron na tayong ginagawang masama sa atin kapwa. Pero pangalawa, nagiging masama din ang galit kapag nagtatanim na tayo ng galit sa ating puso. Sabi nga, diba, lahat ng ating emosyon, lahat ng ating mga nararamdaman, bisita lang natin yan sa ating buhay. Ganyan din po ang galit. Huwag nating ititira ang ating galit sa ating isip at puso. Let go of your anger, of our anger. Welcome it? Yes, but please, we let them go. Padaanin lang natin yan sa ating buhay.